Hi guys, I'm Trisha, the president of Film Joseph, and I'm Mark Daniel, the vice president. And for today's video, interview natin yung mga 12 Joseph kung anong ginawa nila ng Christmas vacation. So let's go. Hello. Ang ginawa ko ng Pasko natulog. Nagkipamasko kahit matanda na at saka nakipagbakan sa fruit salad. So, ang ginawa ko ng Pasko ay kumain, natulog at namasko. Bye bye. Charot. Siyempre yung ginawa po namin ng Pasko, nag-prepare. Tapos namasko po kami ng mga pinsan ko kahit medyo matanda. Because age doesn't matter naman po. Siyempre, tumibog din ako ng salad. Hi guys! Ang ginawa ko po ng Pasko ay kumain, natulog at nagsaya. Siyempre. Pero medyo malungkot po kasi hindi kami kompleto yung Pasko. Pero all good. Hi guys! Yung ginawa ko po ng Pasko is namasko, kumain, natulog. Masaya din kasi nakasama ko po yung papa ko. Hi guys! Ang ginawa ko po ng New Year's Eve is kumain and nag-prepare po ng food. Also, nag-celebrate po with family. And after po nun, kinabukasan is pumunta po kami ng lecture and nag-celebrate po kasama yung buong kamag-anak ko. And after that, dumiretso din po kami kina tita and namasko po. Nag-visit din po kami sa cemetery to visit our another relatives po na namatay na. And nung Christmas Eve naman po, we celebrate it sa house with our relatives po sa side ni Papa. And wala na po, yun na po. Thank you. Nung Christmas, before Christmas Eve, bago mag-Notre Vena, simba kami sa Bulaong for Christmas Eve. Tapos, kumain kami ng Notre Vena sa bahay. After Christmas Eve, may bumisita sa aming mga kamag-anak for reunion. Konting reunion. Tapos, after Christmas, may fiesta sa subdivision namin. Nag-simba kami ulit. Then, konting salo-salo for fiesta. Then, may program sa subdivision. Then, after nun, for New Year, nag-simba ulit kami sa Bulacan for New Year's Eve. Then, medianoche sa bahay din. We spent namin yung Christmas namin kung paano namin talaga sineselebrate. Pupunta kami ng townhouse sa Bacolor with my relative. Tapos, kinabukasan, nung uwi na kami sa bahay sa Bulacan para makasama yung other side ng family. That's it. Thank you. Yung Christmas namin is masaya para sa akin and memorable kasi unlike sa dating Christmas, maraming bawal. And ngayon, makapagsimba kami bago mag-Christmas. And then, nung 24, sinalubong namin yung Christmas with my family. And nung 28 naman is nag-Tagaytay kami with my family din. And binisita namin yung lolo ko nung mismong Christmas sa cemetery. And then, nung New Year naman, we celebrate the Christmas again with with my family and kasama yung mga relatives ng papa ko. And of course, binisita din namin yung lolo ko. Nakakalungkot lang is mismong January 1 is 40 days ng lolo ko. Pero we are happy kasi alam ko kasama pa rin namin siya and yun pa. Ang experience ko po nung New Year's Eve ay masaya naman po. Kumain po kami ng sabay-sabay kasama yung family. And after po nun is kinabukasan, lumabas po kami kasama ko naman po yung mga friends ko. Yun lang po, thank you. Guys, noong 24, nagsimba kami with my family. And nung exact ng Christmas is Christmas party kami sa side ng papa ko at sa mama ko. Yun lang, bye! Sobrang saya dahil wala kaming ginagawa. Tsaka nagpahinga kami. Yun lang. Hi guys! So, nung Christmas break, ang ginawa ko is bumawi ako ng tulog. And nung Christmas,
kumain kami with my family and yung mintay ko yung inaanak ko. And nung New Year is, nasa bachelor ako, dun ako nag-celebrate. And sinalubong namin yung New Year kasama yung tita ko and yung family niya. Hello! Ang experience ko nung Pasko, sinulit ko talaga yung bakasyon na natitirang mga araw kahit limited lang siya. Sinulit ko talaga yon. Naglaro talaga ako all day, nagpuyat talaga ako kahit 2 o'clock na ako natutulog. Sinulit ko talaga. Pero nung 24, gumawa ako ng Graham. Nung pagkagawa ko ng Graham, mali-mali yung ginawa ko. Pero anyway, kinain pa rin nila dahil masarap daw kahit mali-maling ginawa ko. Pero nung New Year, masaya naman kasi nag-spend ako ng time with my pinsan sa bahay ng lola ko, kasama ko yung pinsan ko, lola ko. Yung my father's side, nag-spend kami ng time nung. And then, nagkulang ako nung New Year, di maging masaya New Year ko. Dahil ang fake ng mga fireworks, talagang hindi talaga ako nag-enjoy. Talagang, hindi talaga sulit eh. Dahil, hindi talaga masasulit yung pera mo dahil ang fake ng fireworks. Pero, in summary, naging masaya talaga yung vacation ko nung last year. Oh, yeah,